mga kakusina, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay gagawa ko ng Bicol Express. Ito ay napaka-simple lang at saka napakadali. Ayan yung mga mahilig sa mga spicy foods. Ito, check na, magugustuhan niyo po ito ang ating Bicol Express. So, anyways guys, ito ipapakita ko lang sa inyo ang ating mga ingredients na kailangan. Kailangan natin ng luya. Ayan, iniwa ko lang siya into strips. Ayan, mas maraming luya, mas masarap. Or depende rin sa inyo kung gaano karami yung pork. Ayan, tapos slice white onions, garlic. Ayan, nilalagyan ko rin ng konting red chili. Ayan, pampanghang. Pero kung gusto niyo ng mas manghang, damihan niyo po yung red chili niyo. Ito rin yung silingaba, yung pampaksiw. Ayan. Tapos siyempre, lalagyan natin yan ng gata, bay leaf. Tapos dalawang pamintang ang kailangan natin. Itong whole peppercorn, tsaka crushed peppercorn, and then salt. So itong whole peppercorn, ilalagay natin ito pagka palambot natin ang ating pork belly. So ito po yung ating pork belly. Ang gagawin ko din sa pork belly ay iiwain ko lang ito sa manipis na ganyan. Tapos palalambutin po natin. Ayan, parang iiwain lang natin siya parang pa-bacon style o yung... Ayan, parang nagluluto ka lang ng crispy liyan po. Ayan, yung katamtamang hiwa nito. Ayan, yung katamtamang kapal. Kasi pag napalambot na natin to, ayan, slice natin ng pa-cubes na gano'n. So, ayan po at nakaroon tayo ng 6. Ayan, so ilagay lang natin siya rito at palalambutin. Parang gagawa lang tayo ng fried yam po. Anyways, ito yung ating bay leaf. Yan, lagyan lang natin siya ng bay leaf at yung ito yung whole peppercorn para magka-lasa siya. Then salt. Yan, mas mainam na gamitin yung rock salt or sea salt. Eh mas yung ano, nabibili niyo sa tindahan yung naka-repack. Yan. Sa tindahan namin, yun nagre-repack ako kaya alam ko 'yun. Tinatawag na rock salt. Ayan. So, tapan lang po natin siya at ayan lang po natin siyang lumambot. Pwede yun ito mga kakusina. And ano lang siya, i-hop cook lang natin. Ito, papagita ko sa inyo. Ayan, pag ako, pag nag-hop cook ako nito, yan pa yung gagawa ng crispy liyan po. Magkikita yung balat nito. Yan, turukan nyo lang ng konti, ng bagyat sa tinidor. Ayan. So, pag lumusot siya, ayan, pwedeng-pwede na yan. Huwag yung ganong palambutin. Mas maganda kasi pag half cook. Yan. Ganyan po ako magluto ng ano yan. Yan. Crispy liyan po. Yan. Makikita nyo. Ito ay matigas pa. Ayan. Pero dito talagang pumapasok na yung tinidor. So ayan. Pwede na siya. Hanguin lang natin at i-slice natin ng mga to. Maglalagay lang tayo ng konting mantika rito kasi yung ating pork belly ay igisa-gisa natin dito para labasin natin ang kanyang taba. So ito yung ating pork belly. Ayan, i-cut lang po natin siya into bite size. So kaya yung dessert cut nyo, ayan. Ayan, kaya ito yung purpose nito, kaya iniwa ko siya ng manipis na ganyan para pagkalambot nito ay ayan, ganyan na lang siya. Tapos i-diretso natin siyang igisa-gisa. Ito na po ang ating pork belly. Ayan, igisa lang natin muna siya ng kanyang sariling mantika, mga kakusina. Ayan, igisa-igisa lang natin siya hanggang maging ma-brown-brown siya. Tapos doon natin siya lagyan ng ayan, sibuyas, ginger, bawang. Ayan. Magpatuloy lang po natin to. Lalabasin natin ang kanyang sariling mantika para mamaya talagang nagmamantikang Bicol Express to. Yan, pagpapatuloy nyo lang po ha. Konting tiyaga lang. Kapag ano nito, paggisa-gisa. Ito na po ang ating pork. Ayan. Parang naprito na siya. Pero hindi naman natin to pipirito na lahat. Ayan o, lumabas yung mantika niya. So, babawasan po natin siya ng mantika. Ayan, hindi kasi maganda sa katawan to eh. Okay. So and then guys, ayan, pag nabawas na natin yung mantika natin, igisa na natin itong diretso. Ayan na. Sibuyas.
Mga bawang sili. And then itong ating ginger. So ayan. Itong sili natin, kung gusto nyo ng mas maanghang, ay pwede nyo itong isabay na igisa. Pero kasi ito, habang tumatagal, lalo siyang maanghang. So mamaya ko nang ilagay yan. And then lagyan lang natin siya ng konting asin. Parang yung juice ng ating sibuyas ay lumabas. Ayan, igisa-igisa lang natin siya hanggang maluto ang ating sibuyas, bawang, at luya. Naluto ng ating sibuyas, bawang, at luya. Ang gagawin natin na ito, palalambutin natin ngayon sa gata. Ayan, ito ay marami. Kalahati lang. Next time, magagata naman ako ng tuna. Ayan, tapos lagyan natin siya ng bay leaf. At ang ating ground black pepper. Ayan, ayan lang natin siyang gumambot ng bahagi, yung ating pork. Tapos ilagay na natin ang ating green chili. Maya-maya. So ayan, pakuluin lang po natin siya sa katamtamang lakas ng apoy. Ayan natin sipsipin niya ang gata. Ayan, huwag natin biglayin sa apoy kasi yung pork natin ay pinakuluan na natin siya at sinutay natin. Ito na ang ating Bicol Express. Ayan, so makikita nyo, yung gata nito ay na-absorb na ng ating pork. Ayan, at ito ay medyo malambot na. At kung gusto nyo nang lagyan siya ng mas maraming sabaw, ayan, dagdagan lang siya natin ng konting tubig. Ayan, kasi lumalapot na siya. At pagkatapos, ilagay na natin ang ating sili. So, gaya ng sinabi ko po kanina, kung gusto nyo nang mas maanghang, ay pwedeng-pwede nyo nang isabay yung itong siling haba sa paggisa nyo kanina, yung sibuyas. Pero para sa akin, ganito akong gumawa ng Bicol Express. Ayan, at least yung siling nito parang fresh na fresh pa. Ayan, nasa sa inyo, kung gusto nyo ng mas maraming sabaw, ay dagdagan pa natin ng tubig yan. So since nilagyan ko siya ng sili, parang nagda-dry siya, konti pa. Ayan. Maganda, masarap kasi sa Bicol Express. Yung hindi siya ganong masabaw, medyo may pagkalapo siya ng sauce. Ayan. At pagkatapos ay hintayin lang natin siyang kumulo. Titimpla na natin ito ng salt. Ayan. Hintayin lang natin siyang mag-absorb at pagkatapos ay kakain na tayo mga kakusina. Ayan, oh. Ito ay luto na. Pero kung gusto niyo talaga ng mas maanghang na mas maanghang siya, ilagay niyo agad yung green chili. Ayan, so kasi hindi ko siya agad na nilalagay. Kasi ito, iba, parang iba yung siling haba rito. Habang tumatagal, maanghang siya. Ayan, parang yung motorized battery. Pang matagal. So ayan na ang ating Bicol Express. Trivia pa pala. Taga Pampanga po ako eh, pero kaya siguro ito masasabi ko na lang Pampanga Express. Ayan, pero may kaibigan ng taga Bicol. Ayan, si Mr. Albert Benaventura. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Sana ay magkita ulit tayo. Ayan po siya ay nakasama ko sa barko dati. Ayan, pati mga may mga kakilala na akong mga taga Bicol. Ayan, mga taga sa amin. Ayan, sana sa mga kaibigan kong taga-Bicol dyan, ayan, approve sana sa inyo to. Ayan. So, yung sabaw niya, medyo malagkit-malagkit na. At po ay kakain na mga kakusina. Luto na po yan. Ito mga kakusina, at kakain na ako. Ayan, ha? Pero ito yung pinakagusto ko sa Bicol Express, yung sabaw niya, yun yung may video malagkit-lagkit. And so, ako,
nagkakat pa ako dyan ng ano eh, yan na red onions or shallots, tapos lagyan mo siya ng toyo. Ayan, at least may contrasting siya. Ayan, pero yung ano po, yung iba, gustong-gusto nila yung mamantika na Bicol Express. Pero kung gustong-gusto nyo yung mamantika na Bicol Express, pagkakulo nyo dun sa pork nyo, eh, igisa nyo agad sa bawang, sibuyas, tsaka ginger. Huwag yun ng parang pirito yun ng ganito. Pero ako kasi gusto ko ng ganito eh, para alis mabawasan yung mantika niya. Ayan eh, napaka-sarap. Mmm, grabe. Perfect, parang nasepe, mga kapatuna. Ayan. Giant fresh rest ng shallots. Masarap siya. Ayan. At least, kung ganito yung Bicol Express nyo, hindi siya ganong mamantiga. Ayan, pero nasa sa inyo, kung may iba kasi gusto yung talagang nagmamantiga sa sarap. Mm. So, maraming nyo salamat po sa more than 1,000 subscriber. Ayan, hanggang sa susunod po na video. Antayin-tayin nyo lang po. Marami po pa akong upload na mga luto ko na pasasarapin natin. Yeah, so hanggang sa susunod po. Paalam po sa inyo, mga kakusina.